Good morning, po sa inyong lahat mga kamamsi ko. Pupunta ko ng market and then titingnan natin kung magkano na ba yung mga bilihin at magluluto tayo ng mga ulam. So let's start, samahan niyo akong pumunta ng palengke. So, bili tayo ng 1 kilo na patatas. Worth 40 pesos ang kilo ng patatas. So, bili tayo ng 1 kilo. Wala pa yung 1 kilo? Sobra. Ay, sobra? 1 kilo lang nining. Okay. So, 45 pesos daw yung binili ko na onion. So, hati-hatiin lang natin yung tatlo kasi isa lang naman gagamitin ko doon. So, bibili tayo ng sibuyas na pagkamahal-mahal. Oh my God. 300 pesos. Yan naman, 300. Magkano sa bawang? 100. So, bilan mo ko ng 1 half. So, bibili tayo ng 1 half kilo. Lalagay ko lang po sa description box ang lahat ng ingredients na aking gagamitin and the price nito kasi marami yung binibili ko kasi nga ilalagay ko sa tindahan. Ayan pa lang yung nabibili ko. Set up na yung 1,000 pesos ko. Hindi pa ako nakakabili ng karne. So, 25 pesos daw per tali yung ating sitaw. So, bibili tayo ng, I think, isa lang is enough. Bili tayo ng manok. Sige, sige, bili ka si ate. Marito, magbablog eh. So, bili tayo ng dalawa. So, dalawang piraso ba eh? Sige po, 2.79 to. Okay, 2.79 yung isang buon ng manok. So, yun ang gagawin natin na hamonado. Po sa pechay. 100. Oh my God! It's 100 pesos ang pechay. Bigla akong natakot sa presyo. Ano ba to? Hindi pwedeng hatiin, Nining. Sige, hatiin natin. 50 pesos lang po. 50 pesos lang, Nining. Then palihog na kukuha sa kwarta, Nining. Kay burag, lisod naman. Woohoo! Nung mayos nila mga kamamsi, oh, ayan. Pero hindi na ako bibili ng hilaw kasi meron na silang luto. Luto na ang bibili natin. Tagpila, mother? 25. Balay ko duha. So, dito na tayo sa, hindi na ako maglalaga para mabili. So, bibili tayo ng dalawang mais. Bili tayo ng peanut butter, tag 50 pesos ang ganito dito sa amin, dito sa Iligan. So, bili tayo ng isa kasi usually isang kutsara or dalawang kutsara lang naman ang nailalagay natin sa kare-kare. Isin muna natin yung manok. Lalamasin muna natin ito ng asin. Pangpawala ng dulas ng manok para mawala yung lansa niya. Nilamas ko siya ng asin para mawala yung dulas. Tapos yung loob, pinakalooban niya, hinugasan ko rin niyang mabuti. So, kukuha na tayo ng mga ingredients para maibabad natin yung ating gagawin na isang menu. Kailangan natin ng isang whole chicken, isang pineapple juice na 530 ml, 1/8 cup na soy sauce, then 1 teaspoon na pamintang durog. So, gawin na natin, imamarinate natin ang ating chicken. Ilagay na natin yung 530 ml na pineapple juice. One-eighth cup na soy sauce or toyo, 1 teaspoon na pamintang durog, then i-mix natin. Then, ibabad natin na kahit 3 oras lang yung ating manok. Wala akong ziplock. So, ganito na lang. Pwede na to dito sa katakpan natin. Cover natin siya ng cling wrap. And then, ilalagay ko siya sa ref. Dun sa pinakababa lang ng ref, hindi sa freezer. So, balikan natin siya after 3 hours. So, after 3 hours na namarinate ko yung manok, so, lulutuin na natin ito. So, ito ang lahat ng ating ingredients. Kailangan natin ng oil, oyster sauce, slice na pineapple, brown sugar, asin, bawang, at sibuyas. So, lutuin na natin ang ating chicken hamonado. Buksan na natin ang ating stove and then maglagay na tayo ng konting oil. Pinainit ko munang mabuti yung kawali. Lagyan na natin ang ating manok. And then, ilagay natin yung ating stove sa medium heat. I-set aside nyo yung pinagbabara ng inyong manok. Huwag yung itatapon kasi gagawin natin itong pinakasabaw niya o pinakasos niya mamaya. Baligtad rin natin.
Huwag niyong lalakasan yung inyong apoy ha. Importante lang ay medyo pumula-pula ng konti yung ating lulutuin na hamonado. Okay na ito mga kamamsi. Off na natin. Tanggalin na natin yung ano. Lagyan natin ng konting oil. Lagay natin yung bawang, sibuyas. Then, gisahin natin. Pagkagisa natin ng bawang at sibuyas, ilagay natin yung sauce natin. Yan yung pinagmarinita natin ng ating manok. Lagay natin yung 1 tablespoon na oyster sauce. Asin. 1 tablespoon na brown sugar. And then, hihintayin na natin siyang kumulo. So, kumukulo na yung ating pinaka-sauce niya. Ilagay na natin ang ating chicken. Ayan. So, nailagay na natin yung ating manok. Takpan na natin. So, i-check natin. Habang kumukulo, gagawin ninyo ay gaganyan ninyo yan. Para pumula siya. Sarap. Ihintayin natin lumapot yung pinakasabaw niya. Pwede niyong baligtarin yung manok niyo mamaya. So, takpan natin. Then, ilagay natin sa medium heat yung ating apoy. So, baligtarin natin yung manok. Ah, sarap. Takpan ulit natin. So, i-check na natin. Ayan, malapot na siya mga kamamsi. Tamang-tama yan. Lagay na natin yung pineapple slices. Sarap. So, okay na to. Nasa mahinang apoy. Kapag ganito kalapot na, kailangan mahinang-mahinang apoy na yung inyong apoy. Huwag na huwag nyo siyang lalakasan kasi pag nilakasan nyo yan, didikit yung manok sa pinakailalim niya. So, ganyan lang siya mga kamamsi. So, i-off na natin ang ating stove. Then, lagsali na natin. Isa sa pinakamasarap at palaging nakahain sa ating hapagkainan kapag medya noche at noche buena ay ang leche flan. So, gagawa tayo ng leche flan. So, gagamit ako ng XL na itlog. Then, isang kalamansi. Ayan, nagtumatago pa. Isang evaporated milk. Isang condensed milk. Then, kukuha tayo ng white sugar. And by the way, ang gagamitin ko na llanera is yung bilog. So, maglagay tayo ng white sugar dito sa ating llanera. Well, nagkakaramalize ako ng ating sugar. Nauna na ako nagpainit ng tubig sa ating steamer. Para pagkatapos nating mamix yung ating gagawin na leche flan, creamy leche flan ay tapos mainit na rin yung ating tubig. Dagdagan pa natin kasi parang ang konti. 2 1/8 cup ang inilagay ko. So tapos na natin makaramalize yung ating sugar na tunaw na ito. So i-off na natin ang ating stove. Yung iba nilalagyan nila ng tubig pag nagkakaramalize sila. Ako hindi na, diretsyohan na to. So mag-start na tayo. Separate natin yung egg white sa egg yolk. Gagamitan din ako nitong puti na ating itlog. Yan. So, na-separate na natin ang egg white sa egg yolk. So, ilagay na natin ang 300 ml na condensed milk. Ilagay na rin natin yung 370 ml na evaporated milk. Any brand na evaporated milk ay pwede nyo pong gamitin at saka condensed milk. Then, sabon natin i-mix. Ganyan lang po. One-sided lang po ipag-mix. Pinagsabay ko na lang yung pagmimix niya. Huwag niyo pong masyadong i-overmix. Ayan, haluin niyo lang. So, okay na to. Salain na natin ng 3 beses at isasalang na natin kasi mainit na rin yung ating tubig. So, yung pangatlong salay, didiretso na natin dito sa ating cake pan. I-wrap natin ang foil para hindi pasukin ng tubig. And then, lulutuin ko siya for 45 minutes. And then, ilalagay ko siya into low, low, low heat. Low, low heat po tayo. Then, takpan natin. Then, balikan natin siya after 45 minutes. So, ayan yung apoy ko kapag ako'y nagluluto ng leche flan.
So after 1 hour po, nag-extend kasi ako ng another 15 minutes kanina para sa ating leche plan. I-off na natin ang ating stove, then i-set aside natin. Mamaya ko na yan tatanggalin. Ito yung nabili ko na 190. Bali, sobra sa kalahati. So, ang price niya is 165. And then, ito naman is 25 pesos yung balat niya. So, hugasan natin ito at palalambutin ko muna. Ito ang ating mga ingredients sa ating gagawin na kare-kare. Siyempre, kailangan natin ng karne. Kailangan din natin ng pechoy, ng talong, sitaw, peanut butter, puso ng saging, asin, sibuyas, garlic, mother's best kare-kare, aswete, alamang, oil, at seasoning. So let's start gawin na natin ang ating isang menu na naman. Magpakulo na muna tayo ng tubig. So kumukulo na yung ating tubig, i-blanch muna natin yung ating sitaw. Half cook lang po yung gagawin ko mga kamamsi para hindi madurog yung ating karne. Medyo okay na to mga kamamsi, tanggalin na natin. So yung susunod naman natin na ibablanch ay siyempre ang ating pechay. Sandaling-sandali lang itong ibablanch mga kamamsi. So okay na to mga kamamsi, nablanch na natin yung ating pechay. Papakuloyin ko munang mabuti ito kasi ihuhulog ko yung ating puso ng saging. Kailangan kulong-kulo yung inyong tubig bago nyo ihulog o iblanch ang inyong puso ng saging. So, ayan, kumukulo na yung ating mainit na tubig. Ilagay na natin yung ating bablanch or lulutuin na puso ng saging. Para maiwasan ang pag-itim ng ating puso ng saging, kailangan kulong-kulo yung ating mainit na tubig. So, okay na to mga kamamsi. I-off na natin ang ating stove. Lagyan natin ng oil. Magpiprito tayo ng talong. So, magprito na tayo ng talong. I-off na natin ang ating stove. Okay na to mga kamamsi. Medyo half cook lang yung ating talong. Doon sa pinagprituhan natin ng talong ay gagamitin ko yan. So, buksan natin ang ating stove and then lulutuin ko muna yung ating alamang. Lagyan natin ng bawang, sibuyas. And then, saka natin gisa-gisahin. Lagyan natin ng alamang. 20 pesos po yung alamang ko na yan, mga kamamsi. And then, saka natin gisa-gisahin. And by the way, lalagyan ko siya ng konting brown sugar. Ayaw ko kasi ng maalat na alamang. And then, saka natin halu-haluin. Mahinang apoy lang ang gamitin nyo, mga kamamsi, para hindi masunog yung ating kinigisa na alamang. Lagyan natin ng konting seasoning. So, okay na to mga kamamsi. Kukunin na natin yung ating alamang. So, buksan natin ang ating stove. And then, lagyan natin ng konting oil. And by the way, nagtira ako ng konting alamang sa ating kawali. Ilagay na natin yung ating bawang at ang ating sibuyas. Lahat-lahat ng niluto ko ay 2 buong sibuyas ang ginamit ko. Hinati-hati ko lang. Then, gisa-gisahin lang natin. Ilagay natin yung pinakasabaw natin kanina. Ito yung sabaw ng ating pinaglagaan. Gagamit ako ng kare-kare mix. Ito yung mother's best. Lagay na natin. Haluin natin. And then, ilagay na rin natin yung ating nilagang baka. Maglalagay ako ng peanut butter. Depende na sa inyo kung gaano karami na peanut butter ilalagay nyo. Para sa akin, ilalagay ko is 2 kutsara. Maglagay tayo ng konting seasoning. Dagdagan lang natin ng asin mamaya na konti, if matabang. Pero meron naman tayong alamang, kaya okay lang na matabang yan. Kasi
Masarap ang kare-kare kapag may side dish na alamang. So, hihintayin lang natin yung kumulo. I-check natin ang ating niluluto. Ibinabad ko yung ating anato seeds. Dinagdagan ko ng tubig. Nilagyan ko ng tubig. And then, ayan, sasalain natin. Para madagdagan yung color niya. Gusto ko kasi yung orange talaga siya. Sarap. Tikman natin. Ilagay na natin yung ating mga gulay. Unahin natin yung ating sitaw. Yung ating blinas na puso ng saging. And then, saka natin haluin. Huwag nyo naman pakahaluin at baka naman madurog. Then, ang ating gulay. Ating pechay pala. At ang ating talong. So, ayan yung ating kare-kare mga kamamshi. Pakuluin ko lang ito and then aahunin ko na to para hindi malutak yung ating mga gulay. Titikman ulit natin para sigurado yung lasa niya. Takpan natin. So, i-check na natin mga kamamshi. Wow, ang sarap. Okay na to, malapot na siya. Hindi ko na siya dinagdagan ng peanut butter. Ayaw ko nang masyadong maraming peanut butter yung aking kare-kare. So, okay na to mga kamamshi. Off na natin ang ating stock. Ating karne ay napakalalambot talaga. Sana magustuhan nyo ang recipe na ibinihagi ko sa inyo. Shoutout tayo sa ating mga members. Irma Hernandez, Doris the Explorer, Peter Acoba, Evangeline Rafaner, Kristen Joy Tapican, Nim Palungakit, and Judge Pudi. If you like this video, give me a thumbs up, subscribe to my channel, and tap the bell for more updates. Happy, happy, happy New Year po sa inyong lahat. Thank you so much po sa suporta nyo sa Presi Mitra, sa Presi Major, at sa aking FB page. Maraming, maraming pong salamat.